Gusto mo ba ang gumanda ang iyong streaming layout, yung walang lag, sobrang HD, malinis tignan, at ang higit dito guys is libre lang. Yes guys, libre lang lahat ang ipapakita ko dito, and I make sure na itong streaming layout mo ngayon ay mag-i-step up na. So dito sa video na to, sana tapusin nyo hanggang dulo kasi from the scratch po ang aking ituturo hanggang sa settings ng inyong mga streaming setup. Pero syempre, bago natin umpisaan ang lahat ng yan, eh kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto nyo pa makita ng mga streaming setup, PC build, unboxing and tech review, at yung mga IRL or in real life videos natin, eh don't forget to like, share and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So tara, umpisa na natin. Naghanap ka ba ng mga high animated streaming layout? Sobrang linaw, sobrang ganda. Yung mag-i-step up talaga or mag-level up talaga ang yung streaming design. So, saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda TV. Onda TV, nandito na ang lahat ng needs mo kung ikaw ay streamer or content creator. Pwede kang gumawa ng sarili mo dito mga badges or avatar. May mga iba't ibang overlays din para sa different platform. And ang lahat ng klase ng template ay meron dito para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, meron kang option if you buy a single or a package. But I must recommended na bilhin mo ang package dahil meron ka ng overlay, stream alerts like followers, donations, new subscriber, and etc. At syempre, nandito rin ang webcam overlay at napakarami pa. So, ang lahat ng ito, it's all animated and high quality. Ayos na ayos, diba? Sobrang gaganda ng mga streaming layout na meron dyan sa Onda TV, at lagi silang gumagawa ng mga bago para hindi sila mahuli kung ano man ang meron sa mga design pagdating sa streaming setup. So, napakadali lang naman yan mga patid. Milalabas dyan na link sa screen at nasa description box www.onda.gg/boss_lucio. At mga patid natin, meron tayong secret code or the promo code mga patid natin na automatic 50% off na yan once na gamitin mo yung word na Lucio. Sobrang daming gustong mag-livestream ngayon, pero until now, nahihirapan pa rin sila kung ano yung tamang setup, kung bakit sila nagkakaroon ng lag, ba't hindi malinaw yung kanilang livestreaming. Dahil na nga yan sa hindi pa ninyo kabisado yung mga setup or kung saan kayo kukuha ng mga resources. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga libreng tips para gumanda ang iyong streaming setup. Samahan pa natin yan ng isang magandang streaming software. Ito ang Prisim Live Studio. Ang Prisim Live Studio is napaka-good, lalong-lalo na kung ikaw ay beginner or aspirant streamer. So dahil sa streaming software na to, nandito na ang lahat ng ika-i-improve ng iyong streaming layout. So alam ko excited na kayo. So first, kailangan muna nating i-download ang ating streaming software sa ating mga PC. So first, you need to go to website, guys. Lalagay ko na lang po sa description box, Prisim Live Studio, and then download now Windows 10 64-bit. Siyempre, after you download, you install to your system unit, at guys, open that and then log in your account kung saan ka man nagla-livestream na streaming platform. So guys, from the scene, first mga patid, lagay natin dito, rename natin ito para hindi kayo malito. Ilagay natin dito guys, ito ang ating main scene. Yan, rename. Importante na nire-rename ninyo yung mga scene or mga source para in the end guys, pag sobrang dami nang nakalagay dyan, hindi kayo nalilito kung ano ba yung gagalawin ninyo or ayusin ninyo. So from the scene mga patid, sources, first maglagay tayo ng webcam. Click the plus button, add source webcam video capture device, and lagay natin dito guys yung name ng ating webcam, AverMedia. And then guys, find the AverMedia. So that's it. The resolution, change to custom para ma-maximize yung camera. So the resolution, maximum 1920x1080, match output FPS, highest FPS, and then click OK. As you can see, there's a line in the box mga patid, and you can move the webcam guys kung saan nyo gusto. Take note lang na ang pag-move ng mga webcam or ng any sources using that line guys, huwag kayong pipindot ng kung ano-ano para po hindi maging pixelated ang inyong mga image or sources or webcam. So once na nakapili ka na ng desired na webcam na position mo guys, it's okay. And then mga patid, lalagyan natin yan ng mga decoration. So first, punta tayo dito sa Google. Search yun lang po yung straight neon animated background. And then guys, pwede kayo mamili dito kahit saan. So ito, mamili kayo dyan ng mga animated webcam para sa ating gagamiting overlay. Download lang and that's it. Don't worry guys, it's free. So from the source, click lang po natin yung plus button and then makita nyo po itong media.
So guys, makita nyo po yung video and music. Click that. Click okay. Lagay po natin dito, it's overlay. Make sure guys na nakaklik po yung loop dito. And then browse. Hanapin po natin yung ating Neon na dinownload. So ako guys, ito po. Makita nyo po dito yung speed. Pwede po natin bilisan. So guys, ako gusto ko medyo mabilis ng bahagya. So guys, click OK. So ngayon, makita nyo guys na medyo hindi fit dito yung ating video kasi malaki siya. Simple lang yan, right click here, transform. And then pwede nyo po siyang stretch to screen, fit to screen. Ako guys, is fit to screen. Hold Alt, mapatid natin para sa crafting. Alt, and then move here. Crop lang natin, yung sakto lang. So kukunin lang natin guys yung desire na gusto natin guys. Okay? Ako guys, gusto ko saktong-sakto lang. So once na okay na yan, mapatid natin, right click here, makita nyo po sa filters. From the filters, makita nyo po tong filters, mapatid. And then makita nyo po yung effect and filters, click chroma key. So click OK, the color key type guys, change to custom, and select color. And lalabas sa itong window na to, change to black. Once you okay guys, makita nyo po na nawala dito yung ating background. So as you can see, nawala po yung ating neon light. Don't worry guys, less the similarity, and lalabas na po dito yung neon natin. And then you make control the smoothness guys, para mawala po yung black line. So guys, gusto ko talaga it's minimal lang. So yung color spill guys, kung medyo ayaw nyo ng sabog ng kulay, pwede nyo pong tanggalin yan, or bawasan yung kulay. Pwede nyo pong bawasan like that lang, patid. Pero ako gusto ko medyo makulay. And dagdagan pa natin ng smoothness para smooth na smooth lang. And click OK. So as you can see mga patid natin dito, meron na po akong animated webcam dito. And if fit na lang natin ito sa ating screen. So hold shift guys para sa pag-fit. Hindi masira yung pixel. So guys, shift. Shift lang guys, hold lang yung shift and then control here. And that's it. Gusto ko guys, it's ibabaw ilalim lang ang meron. Ayan. So now, mas mukhang buhay na dito yung ating main scene for ating live streaming guys. And mag-a-add pa tayo ng mga widgets here. So click plus button. So guys, as you can see, meron dito nga pre-sim chat, pre-sim sticker and everything. Once you log in your account here, mga patid, it's automatic na. So click the chat here guys. Click pre-sim chat or live chat. So click OK. And pwede kayo mamili dito ng mga style, mga patid natin in here. So ako guys, gusto ko itong chat na to. And then you make custom here guys. Pero kung ayaw mo naman gamitin yung pre-sim live chat, mga patid natin, okay lang naman din pumunta tayo sa third party application guys. Ito ang Streamlabs at ang Stream Elements. So from here guys, go to Google, punta sa Streamlabs and log in your Facebook or platform kung saan kayo nagla-live stream. Make sure lang ang gagamitin nyo dito na pang-login is yung pang-live ninyo na platform, okay? Yung iba kasi nagkakaproblema sa mga chat and alerts guys, dahil nga mga patid natin dun sa ginagamit nilang account na pinanglalakin doon sa mga website na yon. So ako guys, I'm using Facebook. Basta nandito na kayo sa dashboard ng Streamlabs guys, pwede nyo pong puntaan dito yung alert box. Makita nyo po dito yung mga iba't ibang mga alerts mga patid. And then guys, punta tayo dito sa widgets at nandito po yung chat box. So sa chat box mga patid, ito po yung mga different chat box na pwede ninyong pagpilian sa Streamlabs. May clean, may box, Twitch, and everything. Ako guys, gusto ko na itong clean. Click nyo lang pong itong copy. And then as you can see, hindi siya ng confirmation. Click copy and go back to Pre-Sim Live Studio. Click the plus button here and Pre-Sim Live Studio and source. So makita nyo po dito si web. Click the web and lagay po natin OK. Streamlabs chat. Paste here the link and click OK. So as you can see mga patid natin, ito na po yung box ng ating chat. Once na nag-live stream kayo and then may mga nag-chat or nagko-comments na sa inyong live streaming guys, lalabas na po yan. So now we put an alert. So guys, ito yung mga mahalaga pagdating sa live streaming kasi napakaganda talaga ng streaming layout mo kung mayroon kang mga alerts. So from the alerts mga patid, gagamitin natin ulit ang Streamlabs dito guys. Punta tayo dito sa alert box. So from the alert box mga patid, makita nyo po dito yung test merch, test like, test stars, test follow and everything. So mga patid natin, once you set up all this mga patid, click copy dito sa ibabaw and click copy here again and go back to Pre-Sim Live Studio. So from the source, add, punta tayo ulit sa web. Lagay naman natin dito guys, it's Streamlabs Alerts and paste here. So mga patid natin, as you can see, ito na po yung ating alerts.
para makita ninyo guys na gumagana yan, napakasimple lang. Here, makita nyo po yung test light, click the test light. So as you can see guys, lumalabas na po sa Prism Live Studio yung ating alerts. So test share. So guys, ito meron na pong alerts. Again, test star. Okay, may alerts nang lumalabas guys. So test follow. Okay guys, may alerts nang lumalabas dito. So it's working good. So make sure guys, ipwesto nyo lang siya kung sa inyo gusto. Ako dito ko siya ilalagay. So kompleto na yung ating main scene. Pero kung gusto nyo pa magdagdag na mga kung ano-ano, mga design mga patid natin, okay lang. Pero take note, make sure guys na maging malinis lang siya, wag masyadong makalat. Ako magdadagdag pa ako ng isang features dito ni Prism Live Studio. Click the plus button. Makita nyo po dito yung audio visualizer. Ayan mga patid, and click OK. So lagay natin dito OK. So pwede kayo mamili mga patid natin dito guys ng mga visualizer. So ako guys, meron ako mga paborito mga pinapatugtog, the background music mga patid. Ako piliin natin yung white lang, simple white here. So once na nagpatugtog ako mga patid natin, gagalaw po yung audio visualizer na yan. So from here mga patid, punta tayo sa YouTube. At ito po yung lagi kong pinapatugtog guys, kung bakit wala akong copyright mga patid. And then here, so ito mga patid yung pinapatugtog ko. Make sure guys na yung playback speed, it's naka 1.25. So guys, ayan, tumutugtog na po yung ating background music dito. Balik tayo sa Prism Live Studio. So gumagalaw na po dito yung ating audio visualizer. So next naman natin, gusto ko medyo blurred yung background ko, kagaya na itong nakikita nyo ngayon guys, para talagang look professional ang ating live streaming. At sa Prism Live Studio, built-in yan. Hindi mo kailangan bumili ng ganito kamamahaling camera para magkaroon ng mga blurred something here. So kita nyo po dito mga patid natin yung ating webcam guys. It's a plain, okay, walang something blurred mga patid, pero gusto ko magkaroon ng blurred yan. From the right side, makita nyo po itong filter effect. So makita nyo po dito yung mga beauty effect mga patid. Gusto nyo po maglagay po, pwede po. So from the right side, makita nyo po dito guys, itong virtual background and then the beauty effects. So first, yung beauty effects guys, gusto ko medyo makinis tayo guys. Lagyan natin ang natural look. So on natin, it's natural look, pero kung gusto nyo magmukhang Korean guys, click the cute or sharp mga patid. It's up to you kung gusto nyo yan. Medyo naging sharp na yung baba natin dito. So everything guys, pwede nyong kontrolin dito sa Prism Live Studio. So ngayon punta tayo sa virtual background mga patid. Click here and then makita nyo po dito sa ilalim, meron pong parang logo ng drop. So guys, yan po yung pang blurred. Ayan, as you can see guys, that's it. It's look more professional mga patid natin yung ating streaming layout dito. So mga patid natin, kung ganito yung streaming layout nyo guys, for sure gaganda ang inyong mga engagement. Okay, mawapawaw ang inyong mga viewers dito. So ngayon halos okay na dito yung ating main scene. Ngayon ang ilalagay na natin, or yung huling ilalagay natin guys, it's yung game na lalaroin natin. At ito ang nagustuhan ko sa Prism Live Studio. Dahil kung ikaw ay streamer or mobile gamer, mapa Mobile Legends, Call of Duty guys, may built-in mirroring app si Prism Live Studio. So, available yan sa iOS and Android device mga patid natin. Just go to App Store and just search the Prism Live Studio and click open. So same thing guys, you need to log in your account mga patid natin and make sure na yung account na yon is yun yung admin ng inyong mga platform. And guys, ito na po yung UI or the interface of the Prism Mobile mga patid, and click connect, and the bottom right makita nyo guys, click connect, and as you can see, scan the QR code and balik tayo sa Prism Live Studio. From here mga patid, sa scene, click po natin yung plus button, lagay po natin dito guys, it's Mobile Legends. So click OK. So guys, meron siyang different scene, and from this scene nga patid natin, punta sa source, click the plus button, and makikita nyo po dito yung Prism Mobile. So guys, from here, the Prism Mobile mga patid natin, and click OK. Ano, okay na rin. So connect via Wi-Fi. So guys, the QR code mga patid, you need to scan this. So scan. So now dito sa phone, pinapili tayo kung camera or screen. Ako ang pipiliin ko screen kasi nga gusto ko yung Mobile Legends. And click connect. So as you can see guys, naka-mirror na yung ating smartphone sa ating Prism Live Studio. Just it, guys. Ganun lang kadali. And makita nyo dito sa connection, stable. And the output mode, audio and video guys, kasi gusto ko makapture yung audio, and click OK. Make sure lang na isa lang ang connection ng inyong Wi-Fi, ng inyong PC at ng inyong smartphone para wala kayong problema. So from here mga patid, open the Mobile Legend or Call of Duty, kung ano man yung game na nilalaro ninyo. So guys, ako ito yung game natin. So click transform, reset lang muna natin siya guys.
beset. And then guys, maliit lang talaga siya. Hold alt mga patid, yan. Liitan lang natin siya. Pwede natin siyang ipwesto kung saan natin siya gusto ilagay. So pwede natin siyang lakihan. And that's it. And here's the quick tips para mas lalong magmukhang HD ang inyong mga nilalaro sa inyong mga smartphone. So from here guys, right click here, filters. Makita nyo po dito yung plus button, effect filters. Lagayin po natin siya ng sharpen. So si sharpen mga patid, much better the 8 or 9. It's up to you. Pero oh guys, pinipili ko 9. And then now, click the plus button again. And then effect filters. And makita nyo po dito si color correction. From the color correction naman guys, pwede natin bawasan yung gamma. And then add ng a little bit na contrast. And a little bit saturation. Para magmukha siyang HD. Makulay talaga. And a little bit minus ng hue shift or dagdag. It's up to you guys. Unting-unti lang. So click close. As you can see mga patid, malinaw dito yung ating Mobile Legend, okay? HD siya kung titignan natin. So balik muna tayo dito sa main scene natin guys. As you can see guys, ayan po, dalawang scene na po yan. And main scene, from here the source guys, click the plus button. Punta tayo dito sa baba. Makita nyo po dito yung scene. Click that scene, click OK. Piliin po si Mobile Legends and then click OK. And then now, mga patid, nandito na si Mobile Legends. So, resize nyo lang. It's up to you, mga patid natin, kung anong gusto nyong size. Ako, ganyan lang. And that's it. Kompleto na dito yung ating main scene. At kung gusto naman ninyo siyang gamitin na for the playing scene, guys, ganito lang din kadali. Para hindi na kayo malito. Guys, again, this is the basic, okay? Basic tutorial. So, balik tayo dito sa ating scene. Right-click the main scene. And then guys, as you can see, the copy, click the copy, and from the main scene, mga patid, lagay natin playing scene. Click OK. So ngayon, tatlo na yung ating scene dito guys. So sa playing scene, tatanggalin natin dito guys si audio visualizer, si live chat, si overlay. Tititira natin guys si pre-sim camera at si Mobile Legend. So si Mobile Legend dito guys, ibababa natin sa pinakailalim mga patid. So nawala siya. And then the pre-sim camera, just move. Kung ano yung gusto ninyong move. And the scene here, the Mobile Legend guys, pwede naman natin siyang i-resize dito. And that's it. So, pwesto natin yung webcam natin dito. And the alerts, mga patid, punta tayo sa alerts. Lagay lang natin dito sa ibabaw. And mga patid natin, ganyan lang po kasimple. Walang ka-delay-delay yan at napaka-smooth. So, kung babalik kayo sa main scene, ganyan lang po kadali. So, playing scene, main scene. Pero, medyo naboboringan ako kasi walang transition. So, guys, gusto ko ng transition. Napakadali lang yan para maganda yung switching ng scene. So, from here, mga patid natin sa scene, makita nyo po itong logo na to, guys. Guys, click that switch to scene guys, mamimili kayo dito ng fade or everything guys, pwede nyo rin click yung plus button, kung meron kayong mga stinger or fade to color guys, so luma wipe, ako mas I choose the luma wipe mga patid, click OK. So, pwede kayong mamili dito, guys. Preview transition, ganyan po yung mangyayari sa kanya. So, pwede nyong ibahin. Gusto nyo curtain. So, pag ganon, fractal, mga patid. Ayan, guys, mas better. Iris, sinus 9. Okay, much better. Click OK. And then, click OK. So, guys, once you transition, mga patid, pupunta sa main scene. Yes. Punta playing scene. Yes, guys. So, okay na, okay na. Ayos na, ayos na dito yung streaming setup natin, mga patid. And ready ka na mag-live. At ito na ang pinaka-importante dito, guys. Best settings para wala kang lag sa inyong live streaming setup. So, ang last part natin, guys, at ito ang pinaka-importante. That's why gusto kong tapusin nyo itong video na to. Ito ang streaming settings mula dito sa Prisim Live Studio. So, from here, mga patid natin, go to settings. So, logo ng gear dito, guys. And lalabas itong window na to. From the output, mga patid, 1920 by 1080. And then, guys, the downscale filter, change to 36, guys, if you have a decent video card. Kung wala naman, guys, much better na the 16, mga patid, it's okay. And the FPS, mga patid, syempre, guys, make it 60 para mas maganda. And for the advanced mode, mga patid, dito sa output, make sure, guys, na naka-advance ito para magalaw natin, guys. And from the encoder, change to graphics card, the NVENC. And if you have a AMD, choose the AMD. But if you don't have, it's okay, the X264. Pero, oh, meron akong video card. Uncheck the enforcing streaming service. And mga patid natin, CBR, the rate control, guys. Okay na yan. And the maximum bitrate of the Facebook gaming, guys, it's 6,000 bitrate. So, ako, guys, okay na sa akin ng 5,000. For the 1920, 60fps, guys, 5,000, it's okay na. So, keyframe interval, make it 2. Max quality, profile high. Max B-frame, guys, it's 2 din. From the audio, mga patid, you need to connect your microphone. Kung meron kayong mic, mga patid. And visual, ito, guys, yung base canvas and
output resolution. The important of here, the output, kasi ito po yung nakikita ng viewers. So, okay naman po. And wala na po kayo ibang gagalawin dyan. So, click apply and then okay. So, yan ang mga pinaka-best settings pagdating sa streaming setup pag ikaw ay nag-live sa Facebook Gaming. O kahit anumang platform, mga patid, nag-iiba lang naman yan sa bitrate para ma-improve ang iyong microphone, mga patid. Maglalagay na lang po ako dito, guys, sa description box ng link kung paano ninyo mapapaganda ang inyong mga microphone using the streaming software, guys. Okay, check nyo na lang po yan. At mga iba pang mga tips, guys, ay makikita nyo dito sa ating channel kung paano nyo pa ma-improve ang inyong mga streaming setup. So, I hope, mga patid, nakatulong tong video na to. And again, for the aspirant streamer or for the beginner streamer, recommended ko talaga si Prisim Live Studio dahil nga talaga, mga patid natin, built-in siya sa mga dapat na components or dapat na application para sa live streaming. Hindi siya masyadong technical. Napakadali niyang ayusin, lalong-lalo na kung wala ka pang alam. So I hope, mga patid, na gusto niyo to. Kung gusto niyo pa makita ng mga streaming tips, PC build unboxing, tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And again, mga patid natin, I'm Luis Diorte, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!